Yan, so konti na lang yung ating tubig mga idol. Ito na sila mga idol, ang ating tilapia. Ayan, 6,821 square meter. Nakapag first and second harvest na po tayo. Ito na lang yung mga natira mga idol sa una at pangalawang harvest natin. So this is third and last harvest natin mga idol. What's up mga idol? Ayan siya mga idol. So after ng ating second harvest mga idol, yan, ubusin na natin. Nag-pump out na po tayo mga idol. Oh. Ayan. Nag-pump out na po tayo ng ating tubig yan para ubusin na natin itong ating tilapia dito sa ating Biflac Technology Pan. Yan. May mga nakuha na rin tayo mga idol. Oh. Yan. So may kasili pa tayo. Yan. So, ganyan na po sila. Oh. Pag naubusan na sila ng hangin mga idol dahil wala na po tayong aerator. Yan, nakatingala na po yung aerator natin. Wala na tayong tubig. So, papatay na siguro natin din yung aerator natin dahil ninaabot na yung tubig. So, andito yung ating mga tilapia. Yan, nagagasping sila dito. Yan, literal mamatay din to sila mga idol dahil wala na ng hangin dito sa ating pond. Ayan, so malaman natin kung gaano karami yung mga natira nating tilapia dito mga idol. So after ng first and second harvest natin, ito sila, ganito sila kadami yung mga natira natin na tilapia. Ayan, still pumping out ng ating tubig. Ayan sila mga idol. Ayan, wala ng hangin. Ayan, so harvest time na tayo mga idol dito sa ating Biflac Technology Pan na tilapia kung saan meron tayong ditong nasa 6,800 na tilapia fingerlings. Nga lang, durimi yung size yung nakuha natin, so malalaman natin kung ilang kilo lahat-lahat ang ating ma-harvest dito. Yan na mga idol, oh. Yan. Mga tilapia natin. So may kasili po tayo dito mga idol. Yan yung kasili natin yan, oh. Yan, malaki-laki na yung kasili natin. Yan. So, harvest time yan. Ganyan sila, oh. Nag-ano yung hasang nila. Yan, ito. Yan, namamatay din yan later on. Yan, may mga namatay na siya, oh. Kinapusa sa hangin. Yan siya. Ganyan sila kadami, mga idol. Yan. So, kunting pampa para maubos yung ating tubig, yan, no? Oh. Ilang banira kaya ito lahat-lahat, mga idol. Yan. Yung kasili natin. Ayan, na-harvest na natin yung ating kasili. Ito na siya, oh. Kukunin natin siguro yan. Oh, may stress na siya. Yan sa mga idol, so hindi na po kaya yung water pump ng ating water pump doon, yung ating tubig. Minimize na natin, no? Ito na lang natin sa lagay sa submersible pump. Yan, para umubos natin yung tubig. Kasi ito natin mahuli yung isa. Yan, no? May mga nakuha na tayo yan mga idol. Yan, dahil mabilis kinan yung mga idol. Mabilis po sila mamatay dahil sa dissolved oxygen, wala na yung dissolved oxygen, no? Yan. Yan ito, maya-maya mamatay na ito. Wala na sila ng hangin. O ito, ginulang na. Yan ito, sigilin natin na may mga nagkakatang mamatay. May ilang isang oxygen. Yan ito, hindi na natin. Harvest natin lahat. Yan. Kasi kung mga piraso harvest natin. Hindi natin ma-ano, ito yung water pump sa municipal pump natin, dyan natin nilagay para pump out na lang lahat na ito. So ito, start na siyang namatay. Dahil walang dissolved oxygen. Yan, dami na nila na-start namatay. Thank you.
So nagputi na sila. Ito. Parang nagpuliente. Parang nagpuliente. No? Oh. Buhay pa. Parang nagpuliente. Mamatay na rin yan siya mga ito. Yung mga walang dissolved oxygen na start na siyang namatay. Ayan o, kasi gilid na wala na start na siyang namatay. Dito sila lahat. Dito, nag-start na rin siya mamatay kahit pinag-tapos mo yan. Yan. Magputi-puti muna siya bago siya mamatay. Ito din o. Yan. Si Mrs. mag-pump. Yan, di ka na rin mag-pump dyan, oh. Yan, wala na tubig. Sige. Wala na. Doon ka sa pisto. Yan. Sige, pump. Yan. Yan. Dugtong ko yan siya para mag-pump po. Pupunta sa labas yung ating tubig. Yan siya mga tol. Yan. Ito na yung ating nahuhuli. Yan, na-start na silang mamatay. Magputi-puti muna siya bago siya mamatay, oh. Yan, ganyan muna siya. Yan, magputi din siya. Sa gilid natin. Ayan na, sa damakmak na tilapia. Ay, napakar natin yung iba. Yan na mga idol. Uy. Yan ang kilo kaya to. Yan o, hindi dito pa. Oh, against the light. Yan, tilapia natin.
Mag-start na rin siya mamatay ang nagaputi-puti. Walang po kasi siya ng dissolved oxygen. Yan o. Yan na. So survive natin. Make it 4 months bago tayo na nakapag-harvest mga idol. Sa durimi natin na size. Hanggang dyan po yung tubig natin mga idol. Oh. So kahapon lamang po tayo nag-harvest yung pangalawang harvest. So third and final harvest na natin ito siya ngayon. Yan. So dito napakarami nila. Oh. Ang laki oh. Ano? Wow. Oh. Pump. Yan. Kasi hindi natin to kasi mapakawalan mga idol. Yan lang yung mano-mano lang gaganyan para i-pump out yung tubig natin palabas. Yan. Ganyan siya. Sige pa. Yan. Baka nag-clog na yan. Saglit lang. Baka nag-clog na. Yan, so konti na lang yung ating tubig mga idol. Ito na sila mga idol ang ating tilapia. Ayan, 6,821 square meter. Nakapag first and second harvest na po tayo. Ito na lang yung mga natira mga idol sa una at pangalawang harvest natin. So this is third and last harvest natin mga idol. Ayan, sobrang dami nila. So marami na po tayong binili ng ice. Ayan, papakas po natin ito siya mga idol. Ayan. Ayan o. Wow. Napakarami mga idol. So salamat sa Urobiotics Aqua Nitrifying. Ayan, ito yung gamit natin. Kaya in the long run, ayan, no water change po tayo. Diyan po yung ating level ng tubig mga idol o. Before pa man tayo nag first and second harvest. So almost 1.1 siguro or 1.2 meters yung taas ng ating tubig. Ayan. Parang nakuryente sila. Hmm? Puti oh. Puti siya. Parang nakuryente. Huh? Huh? Parang nakuryente siya. Puti-puti. Ayan o mga idol. So dyan natin nilagay yung tubig. Yan, para ma-pump out natin yung tubig. Dahil sa submersible pump natin. Yung pala ko rin yung mga malaki, no? Ito, oh. Huh? Puti siya. Parang ko rin yung mukha niya. Huh? Huh? Lagi mo dyan, no? Ibang iba siya, puting puti. Ano, lakas nila. Yan, oops. Dulas. Yan. So harvest na tayo ng ating tilapia. Alright. Yan. So iba-ibang yung sizes. Tingnan nyo po mga idol. Ito malaki. Yan, may ganito din siya kaliit. Yan, may ganito din siya kaliit mga idol. Yan, so iba-iba yung size. May ganito. Yan, may ganito. Yan, so yan po ang disadvantage mga idol kapag durimi yung startup nyo po na fingerlings. Pero kapag malaki na po siya mga idol, is napakaganda po. Ito. Ito kaya parang mahaba ang ano nyo. Parang may itlog siya. Wala. Wala ba yung ano yun? Yan. Ay, napakataba. Hmm. Yan na siya. Ang gandong na mga ito. Parang nag-clog yung ating submersible pump ah. Ayan. So, last and final harvest natin. So, I think mga 1 month from now, kung makapag-start naman po ulit tayo ng ating pang-pitong batch ng tilapia. So, papahingaan muna natin yung pan natin. Ayan, sobrang dami po nito mga idol. Ayan o. Ayan. Hindi pa kasali yung tatlong malaking tub na color green yung sa second harvest natin. At saka another tatlong tub na malaki din yung sa ating first harvest.
Yan na. So, at least, ang maganda po is, kaya po ng flat surface na fish pan natin, yung stocking density natin na nasa 300 per square meter. Wow. Kasi yung 6,800, nasa 300 tilapia per square meter yung ating stocking density dito sa mga idol. Sobra. Ayan o. Ang ano lang sayang yung ating fingerlings na durimi. Pero success naman po siya mga idol, nakapag-harvest po tayo lahat-lahat. Ayan. At sa kunti lang yung feeds na nagastos natin dito sa ating bioflux. Ayan. Yun lang talaga yung pinaka-advantage na nasubukan natin dito sa bioflux. Yung feeds consumption na sobrang liit. Ilan lang yung feeds natin. Yun nga lang, medyo mabagal ang paglaki nila compare sa earthen pan. Pero at least yung tipid, kailangan nga lang ng i-retour mga idol. Yun o. Okay o. Yun o. Taba nyo. About to die na rin siya o. Wala na siyang dissolve oxygen. Yan. At least mamaya, pupulutin na lang natin yan sila lahat mga idol. Ano lang doon sila. Ayan. Alright. Alright, syempre, unahin natin i-classify yung mga malaki po mga idol. Ayan, hanggang doon po. Makuha natin, kukunin muna natin yung mga malaki kasi ganito mga puti. Ayan. Hanggang doon. Perfect. Yan o, may nabuhay pa siya o. Ayan.